produktibong araw sa ating lahat mga kabisyo sa pagnenegosyo. Oh, naku, napakaganda ng pag-uusapan natin kasi ang iniisip natin, meron tayong kumpanya, lumalago ang ating kumpanya at nangangailangan tayong mag-hire na ng mga tauhan or mga empleyado. Oh, alam ba ninyo, sa batas natin, pwede tayong mag-hire ng employee eh, pero dapat babayaran natin yung mga government contributions niyan, SSS, PhilHealth, Pag-ibig. Pero pwede tayo, kung maliit pa yung ating company, eh 10 pababa yung bilang ng empleyado, eh pwede tayong posibleng magbigay ng below minimum wage na pasahod sa ating empleyado. Pero maganda naman, sana targetin natin kahit minimum wage man lang yung ating ibibigay sa ating empleyado. Kasi para motivated sila at medyo secure ang kanilang mga pangkabuhayan. No? Pwede nga, bigyan pa natin ng mga allowances. O, ang tanong natin ngayon, Doc Benz, paano ba ako mag-hire ng tamang tao para sa tamang position? Right person for the right job. O, kasi baka nakuha lang natin, kamag-anak, pinsan, no? O kapitbahay. Dapat medyo screen natin kung paano natin malalaman na siya ba talaga ang dapat doon sa position, sa trabaho. O, number one, alamin mo muna yung kanyang personality, no? Pati yung edad, kung yung kakayanan niya, physical, no? Tapos, malaman mo rin ang kanyang mga background. Yung kanyang, kung meron siyang mga napag-aralan o meron siyang mga previous na trabaho, maganda rin yan, no? Hindi sa nanguhusga tayo o nagdi-discriminate. Ang ibig lang natin sabihin, eh makuha natin yung tamang person para sa tamang position. Eh kasi pagka mali, naku, parehas tayong bugnutin yan. Bugnutin yung staff natin sa trabaho niya kasi ayaw niya pala yun. Tapos, tayo naman, in-expect natin yung result na gusto natin, hindi naabot. O pagkatapos mong malaman yan, yung kanyang background din, yung mga karanasan niya, eh kailangan malaman mo rin yung kanyang mga maganda rin, yung mga hangarin niya sa buhay. Ibig sabihin, give and take ito eh. Merong kang hina-expect sa kanya, hinihingi sa kanya. Maganda rin, may ino-offer ka rin sa kanyang magandang career o magandang haharapin sa buhay sa pagtatrabaho sa company mo. No, ibig sabihin, merong kang career path na posibleng direksyon na gugustuhin niya. Kaya anong ibig sabihin? Yung vision niya, malaman mo yung pangarap niya sa buhay, maganda yun. O, bukod doon, yung mga karakter niya, kailangan malaman mo. E, siya ba'y masayahin? Gusto ba niya? Malungkutin siya? Loner ba siya? O siya ay may gusto niya yung team worker siya, no? Kasama siya sa team. Gusto niya yung grupo-grupo. At malaman mo yung kanyang karakter. Malaman mo yung mga pinaniniwalaan niya sa buhay niya. O, mahalagang malaman natin, ano yung kusino yung pagkatao, kusino siya, anong kakayanan niya, anong pwede niyang ma-contribute, o ano pa. Pagkatapos niyan, i-introduce naman natin yung expectations natin, yung trabaho na gusto nating ma-accomplish niya, lahat ng mga gusto nating maabot niya, no? Kung pwede lang yung daily routine, araw-araw na gagawin niya, at yung mga medyo long term, pangmahabaan na proyekto o mga pangmahabaan na gusto na maabot ng ating magiging empleyado. Mga kabisyo, hindi dahil maliit ang negosyo natin, hindi na natin iintindihin ito. Mga kabisyo, kahit maliit ang negosyo, dapat malaman na natin yan para makasama natin sa pag-asenso. No? Tapos matulungan natin sila, matulungan din tayo sa paglago. Magandang matulungan mo ang iyong mga ka-empleyado. Mga kabisyo, meron tayong tinatawag na, ayaw ko sino yung author, nakalimutan ko lang ha, pero credit to the author or to the owner, yung Peter's Ladder of Success. Kasi ito, paakyat ako eh. Naalala ko lang. Peter's Ladder of Success, kasi meron daw yung tao, hinire, staff siya. Tapos, ang galing-galing niyang staff, no? Talagang nagpe-perform. Ginawa siyang supervisor. Naku, performing pa rin, galing-galing pa rin niya. Tapos, after ilang years, ginawa na siyang manager o talagang assistant manager, tas talagang senior manager na. Naku, pagdating doon, hindi na pala siya fit doon sa position at maging manager. Ibig sabihin, papalpak na siya doon pag tinaas niyo yung level, yung kanyang position. So, ano yung ibig sabihin nito? Eh, mga kabisyo, hindi porket tumataas ang level, yung success, eh, nagiging fit na siya sa trabaho. No, kaya dapat tinetrain, ine-equip, tinutulungan na ma-achieve, maabot yung mga goals kahit na siya ay pataas na ng kanyang success, no, ng kanyang mga position. Oh, pag-isipan, mabuti, ha? I-analyze. Tignan kung sino ang tamang tao para sa tamang posisyon. Kailangan natin yan. Magkatulungan, tulungan natin sarili natin, ating negosyo at ating mga empleyado. Isang produktibong araw sa ating lahat mga kabisyo sa pagnenegosyo. God bless. Bye-bye!